Dahan-dahan. Yun ang nag-crack na nga yung iba. May crack. Ang lalim ng crack. Ano? Grabe na ang katakot. Bilis mo na. Pinilit lang ako. Ayaw ko sumakay. Hi everyone! Hi guys! It's officially springtime here in Canada. So, lalabas tayo. Since natunaw na yung mga yellow, pupunta tayo sa Gimli. Maliit na town siya outside the city of Winnipeg. 1 hour drive lang siya. And dadalhin namin kayo para makita niyo yung place. Isa to sa mga sikat na puntahan since malapit nga lang siya sa city. Mostly summer time, marami nagpupunta rin. And since hindi na gaano malamig, pwede na tayong maglakwatsa ulit. Kaya samahan nyo kami. So, ayan po. As you can see, wala na gaanong yelo sa daan. Natunaw na yung mga yelo, kaya medyo basa sa mga gilid-gilid. Putik na siya ngayon. Yeah, maputik. Nandito na tayo sa Gimli. Right here. Etong nakikita niyo yung mga yellow lake yan. So hanggang ngayon frozen pa rin. Although springtime na and natutunaw na sa Winnipeg. But here, yan. May ibang mga tao naglalakad dun, no? Sa dulo. Pupunta kami dun. Sobrang lamig. Those are people doing ice fishing. Puntahan natin yun mamaya para makita natin. Grabe ang hangin pag humahangin, malamig. Pero ang ganda tingnan, no? Pag summer, beach siya. Malamig ka? Malamig. Pero kung tutusin yung minus 2, dapat hindi gaano malamig ka. So mahangin kasi. So yung mga house or tent na nakita nyo, sorry di ko alam kung anong tawag dyan. Dyan tatago yung mga naga-ice fishing since pag nasa labas sila, malamig and mahangin. So ayan ang ginagamit nila. And may butas lang yan sa floor para doon sila mamingwit. So ito na yung malapitan. Yung nakikita nyong ano sa baba, frozen pa rin, lake yan. Yan na yan yung mga nag-ice fishing. Sa sobrang lamig ng Canada, pati yung lake frozen. Nakakatakot. Pero may mga ayan, oh, parang dinaanan ng sasakyan. Huwag kang lumapit dyan. Nahulog ka. Mukhang tapos na po siya mag-ice fishing. Hila-hila niya na yung bahay niya. You try that. Isang ikot lang. Ayaw, ikot na lang. Isang ikot lang tayo. Katakot. So guys, to try natin ang ice driving. So, as you can see, may nakita tayo kanina nag-drive
and puro babae pa sila, syempre, inggit ako. So, I need to try this. So, let's go! Open lang ang windows natin para in case of emergency. Nakakatakot ako. Ito na tayo. De-drive ka dito sa... Sabi nga ni Liam Neeson is dahan-dahan lang, but you need to... We're here. So, dahan-dahan lang tayo. Sabi, 20 km per hour lang dapat. So, we're at currently at 7. Dahan-dahan lang. So, may mga sasakyan pa dun sa dulo. Pero may mga nag-ice fishing pa nga dun, kaya... So, mukhang safe pa naman tayo. Bilis ako, natatakot ako. Ba't ang layo ng inikutan natin? Ito din yung inikutan nila. Ito din ba yung daan? Oo. So tayo sa mat, medyo dark. Huwag doon, dahil pag dark, ibig dark sabihin na ano ito. Na yun. Ano, yung malambot. Tubig, malambot na. Bilisan mo na, umuwi na tayo. Walang kakatakot. Yeah, dado pa nga sila sa may dulo. Kaya nga, yung mga nag-ice fishing. So, ito sa right side, yan yung paint wall. So, nandyan, sa kabilang side niya, nakapark yung mga bangka. Nakaikot na tayo. May mga yelo. Dahan-dahan. Yan, nag-crack na nga yung iba. May crack ang lalim ng crack. Ano? Lamig. Grabe, nakakatakot. Bilisan mo na, pinilit lang ako. Ayoko sumakay. Ayun. Sabi mo. Satisfying. Nakakakaba, pero ayun na, malapit na pauwi. Yeah. Isang ikot lang, bilis. Ano, may mga dito crack pa nga nag-aano sila eh, nag-skid-skid pa nga sila eh. Drifting. Pero, di tayo marunong noon, kaya... Ito yung matagal na niyang gustong gawin eh, ayoko nakakatakot eh. Anong masasabi mo? Bucket list fulfilled. Bakit please check driving sa ice? Yan, yung mga... Ayan ako yung bahay mo nag-ice fishing. Basura sa gitna ng dagat! Yan, may mga naglalakad pa nga sa gitna. Bilis mo na. Pero okay lang dito kasi mababaw na to, malapit na doon sa... Lalim to, no? Pero pwede na akong tangakbo if ever. Nakabukas na yung bitana natin, malamig. Windburn tayo ngayon, no? Pag-uwi, windburn. Eh, papalik-balik na tayo ulit. Ito na yung so, beach. Yay! And we're dito done. Na tayo sa beach. Hello? Yeah. Medyo usapa siya. Yes, safe na. Oh, di ba? Ang sarap. Panalo! So, dahil dyan, magkakape muna kami sa teams. Punta kami ng teams. Ang gandang experience lang din. Kaso nakakatakot kasi bago ka pumunta dun, may nakalagay na Enter at your own risk. So, may insurance naman yung sasakyan. So, kung lumubog man siya, covered pa rin. Ano bang covered dun? Wala! Sabi mo! Wala. Sabi mo kanina!
okay lang kasi may insurance. Babayaran mo pa rin. Covered lang nila yung damages. Oo. Eh, kung nakalubog, paano yung mga cover yung damages? O yan, my Team Hortons, since malamig. Store hours. Kakape muna kami. Let's see, 7 a.m. Okay. So, nandito tayo ngayon sa park. May Viking statue dito. Kasi itong place na to, naging nung unang panahon. Panahon ng hapon. Ang first settlers nila ay from Iceland or mga Vikings. Ayan o. Frozen pa rin kahit spring na dito. So yung mga bago yan. Patakong tubig yan. But it's still frozen. So ito na po yung Viking statue. So ganyan din kalalaki yung mga Vikings doon. So dito naman po tayo sa Brennivin's Pizza. Isa to sa mga pinakasikat na restaurants dito sa Gimli. And talaga namang masarap kasi ang pizza dito kaya dinadayo ng mga tao. So umorder na po kami in advance kasi medyo matagal po since marami nga pong bumibili. Ito yung Brennivin special. What's this called? The other one is Clubhouse. Yeah. Let's go. So this is it. Thank you guys sa pagsama nyo sa amin sa short trip dito sa Gimli. Abangan nyo po ang aming mga next vlogs. So don't forget to like and subscribe. Bye!